Magandang araw po sa ating lahat. Today's video is, ano ba dito? Is moving day. Day one, before kami alis sa aming tinatuluyan. So, I will never start at the beginning, pero ito lang yung parang mid-process namin sa pag-personal namin. Noon ay isang pangarap lang. So, sa mga bago po dito sa aming page or sa aming channel, ako nga po pala si Anne. Yan, maninig lang dito sa US. Kasama ang ating asawang si Chase. So, again, salamat po at welcome po sa aming page. Sa ngayon po, kaya po, hindi ko kapakita lahat, pero ngayon po ay day one. Nakita niyo medyo wala pa tayong ayos kasi nga day one ang ating moving day. So, this whole week is ako ay mag-organize ng mga boxes sa tayo dyan para sa ating moving. Lalo ka lang ngayon, yung araw, is magsasegregate ako ng mga wala ba kami masyadong gamit. Maliit lang yan dyan, yung masyadong gamit dito. Kasi most of our stuff is in Texas. We're originally from Texas, pero because po sa trabaho ng asawa ko, and we're able to travel other states because of the job opportunity, sa kanya ako mag-organize kasi yung iba rito dadaling doon sa aming paglilipatan and it's gonna be our permanent temporary location kasi there's no permanent in life, guys. There's no permanent in life. So, but we are working on our moving to this place na siya later. Tayo maglipit. Kaya nang sabi ko kanina, ito ay moving day. Actually, it's not moving day. It's moving day by day. Kasi every after ng work ng asawa ko ay nag-move kami ng mga gamit doon sa ating bagong paglilipatan. So, ito yung ginagamit namin, yung cart niya. And then, may mga totes tayo. Mga apat ata yung totes namin. Nilalagay ko siya every day na after ng work ng asawa ko, binibit-bit namin yun siya papunta doon sa aming bagong paglilipatan. So, hindi naman siya masyadong malayo. Malapit lang siya. Mga, let's say, 10 minutes drive lang. Then, back and forth lang kami. And then, for kung ano lang yung kaya namin ngayong araw. And then, ilalagay namin dyan. And then, bukas naman, continuation ng paglipat. So, alam niyo na, kung kayo nakapag-experience ng paglipat bahay, hindi rin siya madali, guys. Kasi nga, di ba, kukunin mo yung mga gamit mo, i-organize mo sa lalagyan, and then after that, kakarga mo sa sasakyan, then lilipat mo, i-organize mo naman ulit doon sa paglilipatan. So, ito nga yung medyo mini tour natin. Ito yung kwarto ng or ng party ng bed area ng ating RV. So, hindi siya yung typical na kwarto na yan, yung iba na na-experience sa bahay. Pero pwede na rin sa amin kasi kaming dalawa lang naman. And then kasi pagbibili ka ng bagong RV, kasama na yan yung mattress o yung foam na tinatawag. So nakikita nyo, meron pa siyang supot. Meron pa siyang plastic. So mamaya, tatanggalin natin yan. So dito, chine-check namin yung water pressure kasi kakalagay lang din namin nung tubig. Para meron tayong tubig sa ating RV. So, dito pala sa ating paglilipatan namin, meron nakasamang kuryente at saka tubig. All you have to do is, parang isasaksak mo lang yung meron kang hose, i-coconnect mo doon sa main ng tubig. Yung alam mo na, yung parang normal rin sa bahay natin. And then, i-coconnect mo doon sa RV kasi meron naman yung hose. So, nakikita nyo, meron dyan siya yellowish kasi nga, matagal-tagal siyang hindi nagamit. So, kailangan mong i-release lahat ng tubig galing sa gripo para matanggal yung mga namuumuo. Kasi nung snow, nilagyan na nila ng anti-freeze, yung tinatawag, para hindi manigas yung galon ng tubig. So, ngayon, i-on natin siya ng medyo matagal hanggang lumabas yung mga gunks o mga nabuo-buo nung na-close or na-turn off ng tubig ng mga ilang buwan. So dito, alam kong first day pa lang namin dito pero prepare ko na yung cage ng aming mga alagang ibon. May dalawa kaming ibon. If nandito na kayo noon, naka-follow na kayo sa aming YouTube channel o sa Facebook page, meron kaming kakatils na si Tom Tom at saka Bella. Dati naka-share sila sa isang cage, ngayon is
binilhan namin siya tag-iisa kasi hindi naman sila nagbabanding. So this video is my second day na ng moving date. So mostly dito sa cabinet ng aming apartments, na natanggal ko na yung mga condiments or mga ano dyan, mga bagay-bagay. So nilagay ko na rin sa tote. So yun yung hinagaan namin temporary kasi 2 months lang naman kami nakatira dito. Yung contract namin, yung lease namin, 2 months na. Ito yung bathroom ko namin, and then naka-ready na rin to put in the totes for second day, and then wala na masyadong ililipat. So ito, konting landi lang, charis. So yun na, meron natin 2 totes na ililipat naman ulit pang second day na natin na move. So pasensyahan nyo na kung yung voice over ko medyo yung background, alam nyo naman ano tayong mga alagang ibon sa ating paligid. Landi na si Inday. Thanks. Uy, may trabaho pa. Uy. This is third day. Dito, medyo marami na tayong progress. So, nilas ko yung mga gamit sa kusina kasi nga nagluluto pa ako dito everyday. So, yung mostly things natin nandito na sa totes. Ang mga pinggan pa dito and more, and then mostly dito sa ating cabinet empty na. Like what I said, yung kitchen ko yung nilalas ko kasi nagulo. After nga pala nito, this is the 4th day na din yung kwarto medyo wala na din, na ano ko na, medyo na clean up ko na. Ito na lang na area, and dito yung pinakalas. So as you can see, marami ng totes. Yes, it's a 4th day. Trying to keep up kasi parang feeling ko out, ano na, siguro nag-iisip ako dito kung ilang araw na ba to, 4th ba or 5th, but like it's a 4th day. So if fast forward na natin yan kasi nga gumawa mga day, sino pa ba, diba tayo lang naman, wala naman tayong katulong or kasama dito or kamag-anak na tutulong sa atin to. So tayo lang, wala yung semester na sa trabaho dito, ako dito. Minamadali kong matapos na yung araw kasi nga pagkabukas nito gusto ko wala na akong i-move doon, ako mag ano, magko-continue doon sa bagong paglilipatan na namin. Kasi ang plano ko yung weekend na yan, Saturday, Sunday at Friday at ato, I'm not sure, basta yung araw na ito gusto ko yung weekend maglilinis ako sa apartment kasi nga dito before ka, after mo pala, after mo mag-move out, you can clean, you should clean your apartment, like itsura ng apartment. So yun na nga, medyo mostly tapos na tayo dito, and then balik na naman tayo sa ating paglilipat. Ang unang ginawa ko is tinanggal ko yung balot ng mattress kasi ayaw ko naman matulog na mayroong ingay ba, kahit dahil sa ano, sa supot ng ano ng mattress. So ako lang ba or kayo din, before ko nilalagay yung cover, binavacuum ko muna kasi nga kahit bago yan dapat malinis. Nung nilagyan ko yan ng ano, baking soda at saka binavacuum ko sa ilalim, nilagyan ko ng sapin para yung ilalim niya kasi meron siyang half na plain and then half niya parang cardboard. So ayaw ko rin para baka mabutas yung ilalim ba, so nilagyan ko siya ng yung sapin. And then, napatulong ako sa sawa ko kasi nga, uy, ang laki, uy, bigat rin kaya. Kailangan ng 2 tao talaga ng foam na to or mattress. Kaya nilagyan ko na siya ng cover. Yeah, kailangan ng tulong. Buti na lang talaga. And then, I think this is the final. Everything is here. Nandito na yung mga gamit namin. Yung apartment namin is clean and clear na. Wala na talaga ang mga gamit doon. So, ito na yung itsura ng ating bagong bahay. Diba? Ang sikip at saka ang maraming gamit. So this is the next morning. At I think this is our first night sa ating RV. Kung titignan nyo, maraming gamit sa labas. Tignan nyo, masikip. Pero masikip niya kasi hindi pang organized. Pero pag nalagay ko na lahat ng mga gamit, naka-organized na, meron na sila mga place dapat kung saan sila dapat nandoon, ging okay na yan. So inuna ko yung kwarto kasi yung kwarto namin, yung mga ano, yung mga damit kahit saan-saan. So dito marami naman storage, yung marami na rin mga cabinets yung room kwarto namin. So ang ano lang dito, ang kaibahan sa bahay at saka sa apartment or sa bahay namin at saka sa RV,
limited lang yung mga damit na pwede mong i-hanger. So dito halos tutupiin mo talaga. Mabuti na lang kasi nag-downgrade na kami ng mag-asawa. Hindi na namin kinip yung mga bagay, mga damit na hindi namin nasusuot. Pag parang natutunan mo rin mag-minimalist dito kasi nga hindi lahat na nakakasya dito. So nga, medyo tapos na tayo sa kwarto na lagay naman yung inaitupin natin. Ito yung extra storage outside kung so may mga existing tayo ng mga gamit na hindi naman masyadong importante or hindi naman pwede kailangan natin ilagay sa loob. So dito nilalagay. And then chinek ko yung 360 around it. Ito yung tanks para sa bathroom and kitchen. So meron na sila dyan. Iyan rin yung hose na ilalagay mo. Iko-connect mo. So pinag-aralan namin yan. Hindi pa kami pro. Pero yun na nga. Maraming pa kaming kailangan malaman dito sa pagtira ng RV kasi nga first time pa namin tumira dito. Pero hanggang dito na lang muna. Hanggang sa muli, paalam!